Nagpre-prepare na ng aking pagluluto. Yan guys, tignan nyo ang isasahog ko sa aking halaan, ang lalaking hipon guys. So the best talaga ang hipon ng aking kapit, ang aking tenant, ang lalaki. Look, jumbo talaga guys. So hoy, hindi ka lugi guys na magkuhan dito na bibili sa kanyang hipon kasi mahal nga, pero talagang jumbo guys. Matamis-tamis pa yung pagluluto mo guys. Matamis-tamis ang sabaw. So ang ginagawa ko guys, isang supot, 10 piraso kasi magsahog ba. Kasi pag bibiglain mo guys na lulutuin lahat yan, ang dami naman. So kunti-kunti lang guys. So yun guys, mag-start na ako guys na magluto ng halaan. So yan, look at guys, ang lalaki talaga ng hipon. So nakaka-inspire tong hipon na to guys, kasi ang lalaki talaga. Hindi ka nalugi sa pagbili mo guys. Masarap itong sabawan guys. Ayan, kahit ilang piraso lang guys ang ilagay ko, sulit lang kasi talagang malalaki siya guys. Ay, tusok pa ako. Ayan guys, sigisira natin ng ating halaan. Ayan, sibuyas, bawang at saka luya guys ang ating sahog. Guys, lagay na natin ang ating kamatis at suko guys, ang ating pangsahog na hipon. Okay, ilang piraso lang guys na hipon, pang malasa. Hindi naman kailangan marami guys kasi malasa na rin yung ating halaan guys. Tapos may tilapia pa siyang sahog. So ito guys, ang ating isda, tilapia. Yan ang isasahog natin. Unang lulutuin guys, tapos yung hipon at yung sahog. Yan guys, para ito'y parang medyo masangkot na siya, hindi na ako ilagay. Parang ito lang siya, pero hindi naman siya totally free to buy. Yan. Ilagay ko muna guys yung ating isda para ma-pre-treated siya ng kukulay punso siya. So ito guys ang aking hipon. Dagdagang ko pa at yung konti lang isang mangkok para marami. So yan guys ang aking hipon, isang mangkok na hipon, isang kilong tilapia yun guys yung aking sinahog, tapos yung halaan later. Kasi ito muna palulutuin ko guys kasi pakukuloan ko ito dahil yung hipon guys yung halaan guys madali lang siyang maluto. So ilagay ko muna ito guys at pakuloan ko with the tilapia. Lasing ko muna guys yung tilapia para hindi siya matuloy. Yan guys, hugasan ko ng hugasan ito ng halaan guys. Kaya yan, parang nilang makatapang tubig. Okay, tayo ng isang barangay ito guys. Hindi ko yan lumutuin siguro guys lahat kasi masyadong marami. So yan, para bukas na yan. Puro pakuluan ko rin yan mamaya.
Yan guys, medyo kumukulo-kulo na siya. After ng kumulo, pagkulo niya guys, saka ko lang ilalagay guys yung kanyang shell. Kasi hindi pa siya pwede guys na ilagay ngayon dahil kailangan lutuin yung hipon niya at saka yung tilapia. Para lalasa siya guys. Diyan kasi manggagaling yung lasa ng sabaw. Kasi malasa naman guys yung halaan pero mas malasa kung mayroon siyang isda at saka hipon. Yan guys. Pang paghihintay natin ng kanyang pagkulo guys, maghimay tayo ng dahon ng pechay. So yan guys, ang ating pechay, yan sili, so siguro, tingnan ko muna itong isang pechay kung marami na, at ito ang isasahog ko. Yan guys, kumukulo na ang ating shell, ang ating halaan, sarap, kumukulo na guys, namula-mula na. Which is largely seen as the emerging brand.
tapo sa'yo ha, yung tapo. Satay, tapo ba yun? Yan guys, ang ating sinigang na paglaan. Yan, kumukulo-kulo na guys. Malapit na ikupan ng sabaw. Guys, tayo ng mangkok para tayo makahigop ng sabaw. Yan guys, sarap-sarap na. Charap-charap na. Huwag ka doon ng mga mangkok. Magkuha lang ng mangkok eh. Baka ng mangkok na masundok na ako. Guys, magpasuso tayo. Yan guys, wala, kahit masarap ang ulam guys, hindi pa rin sila concentrate kumain kung hindi magdudot ng telepono. Yan guys, tapos na ang kainan. Yan, nakahilata na. Enjoy na lang sa pag-support sa mga nakalay. Yan guys, titignan nyo guys ang mga itsura ng aking mga kapatid. Sige, busog na pero busy pa rin sa pagtutut. Kaya yan, parang hindi na nila napipil guys yung kanilang lasa ng pagkain nila kasi nga busy sila sa pag-support. Yan guys, ang napapala ng mga nag-YouTube. And guys, thank you so much. Bye-bye na. Thank you.